Okay, alright yan. At ito nga mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong mainit na isyu sa ngayon. At tatlong kilalang vloggers ang plano na sampahan ang kaso ng DOJ. At mayroon pong mga kaibigan natin nagtatanong kung ano ba ang atin pong opinion o reaction dahil po sa balitang ito na mayroon nga no, na ibang vloggers no. At hindi po basta-basta ang mga vloggers ito dahil ay kilalang-kilala na po sila no, na mga vloggers. Ito po ang Banateros Brothers mga kaibigan na kung saan ay ina-interview nga nila itong dating Bucor chief na si DJ Bantag, na alam po naman natin si dating Bucor chief DJ Bantag sa ngayon ay pinaghahanap na ng batas o wanted na po siya mga kaibigan no, dahil ay mayroon na po siyang warrant of arrest na hindi nga niya ito sinipot no. Kaya ay bawal daw ito na gagawin na mag-interview ka ng mga katulad kay DJ Bantag na pinaghahanap na ng batas. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon at magbigay po tayo ng ating mga sari-sariling opinion patungkol nga dito sa balitang kakasuhan ang tatlong sikat na vloggers mga kaibigan. At wali, ang video na ito ay hindi ko pa pala napanood no. At ngayon lang no, sama-sama po tayo na manood mga kaibigan para ay alamin po natin kung ano ba talaga ang totoong kwento dito po sa napabalita na sasampahan ng kaso itong ang tatlong vloggers mga kaibigan. Kaya huwag na nating patagalin at sama-sama po nating panoorin ang video na ito para sama-sama po tayo na magbigay ng ating mga public opinion at reaction. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi? Nung isang araw siya po yung interview ng mga ilang vlogger, nung sa linggo yata yun, mga tubig sa Facebook. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamabastos sa korte sa proseso po ng batas. Dating Bucor chief DJ Bantag mga kaibigan no. So yun po ang sabi ni SOJ Boyeng Remolia no, na parang iniinsulto o binabastos ang ating korte. Kahit ikaw ay namamayan na regular, hulihin mo to at kukulin siya ng batas kasi sa arrest. Pero di ba? Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Kahit regular person ka, pwede mo ulihin. Kaya pag ikaw yung vlogger, regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, eh parang sinuway mo. Aiding na ba yung ganun, sir? Aiding na yun? Aiding na yun, no? Kung hindi, tsaka pumapastos yun. Para sinasabi mo, mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, sir, kasi in our local government, sir. Meron kami yung pinatawag. Pero wanted na to eh. May court order na for your arrest. Kung kami, sir, legitimate na ano, we can be sued. It's possible. Yes. Nothing personal eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin ito. Hulihin ito. Ito. All agents of the law. Di ba? You hereby order to arrest. Yun na nga, vloggers. I'm sorry. So paano pa rin, sir? Gusto nga nasa patulad kasi kayo. O actong wish, parang No, no, we're, it's just contempt charge. It's important. In court yan, sa court din na mismo yan. We're not charging, filing charges. It's just a court acting on it. We're just informing the court of when this happened, how it happened, and the record of what happened. Oh,
Pero sir, dun sa interview, meron po ba kayong nakuha? Power na court yan, hindi kami yan. Pero kung tatanungin nyo sa amin ang consequence, yun ang consequence. How would we say that, sir? Pardon. No. How do you say it? Yeah, did you, when somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Is it correct? When you thumb your nose at the court. Is it correct to say the OJ would file a manifestation? No, we will just, probably, we will let it be known. Maybe a manifestation will suffice. Okay. Sir, may nakuha tayong information from that interview kung nasaan sila. Wala naman kami nakuha. Pero alam niyo naman. Pero nasa public record naman yung interview niyo. Nandun po eh. Nakapospal na ngayon, diba? So continue record niya po ako dyan. Oh, that will be in a takedown. May mga nandiyan. Interesting. You're thumbing your nose at record. Parang parang sinasabi ko sa korte, iba po yung korte, wala po yun. Ang Supreme Court niya, mga abogado lang, magsalita ng masama sa social media, ladies court. Ano kaya? Yeah. Live case yan. That's a live case. Okay. Okay, alright yan, no? At yan nga mga kaibigan, no? Ang paliwanag ni SOG Buyeng Romolia na hindi po pwede na i-interviewin ang isang tao na pinaghahanap na ng batas, mga kaibigan. At ito nga mga kaibigan, no? At alam po natin ngayon siguro na ito nga ang DJ Bantag at si Arnie Chieves ay pinaghanap na ng batas. No? At nangyari nga na in-interview ng Banat Bay at si Coach Uli at si Busa Dada TV, no? Sila po yung Banatiros Brothers, no? At sa kanilang ginawa, no, na pag-interview doon po kay DJ Bantag, no? Ito nga ang nangyayari na plano po silang sampahan po, no, ng kaso nitong ating DOJ. Actually mga kaibigan, no, hindi po pinagtanggol natin ang ating pong mga kasama ang vlogger, no. At siyempre ay vlogger din po tayo at sila po ay vlogger, no. At hindi man kami magkaparehas ng ating mga public opinion, minsan magkaparehas, minsan ay hindi magkaparehas, no. Ganun po talaga, no, dahil ay iba-iba naman po tayo ng atin pong mga pananaw, no. Para po sa akin mga kaibigan, no, ito pong pangyayari na planong kasuhan, ito pong ating mga ibang vloggers, no, na nag-interview kay DJ Bantag, ay mayroon lang po akong katanungan, ay karapat-dapat ba ito, mga kaibigan? Base po, no, sa pag-interview po nila ay gumagamit po sila ng Zoom ata yung ginagamit nila, mga kaibigan, no? Or parang StreamYard ata yon, no? Ang ginagamit nila na platform doon po sa ginawa po nila na interview, no, kay dating Chief Biocor DJ Bantag, no. So sa atin pong mga nabalitaan, ang kanila daw pinag-usapan doon ay yung pong mga nangyayari ngayon sa Biocor, yung mayroong tumatakas na isang apriso at mayroong mga baril na nakapasok at mga illegal na druga. So yun po, no. About sa kaso ni dating Biocor Chief DJ Bantag, hindi nila napag-usapan daw, mga kaibigan, no. So sa ganun ba na mga interview na hindi naman ang mismong kaso ang pinag-usapan, mga kaibigan, ay mayroon din po bang dapat nating sagutin sa batas, mga kaibigan? Ako po ay nagtatanong lang, no, dahil ay ngayon lang po ako nakakarinig ng ganito po, no, na dahil nga sa pag-interview ng pinaghanap ng batas, no. Actually, marami na po tayong napanood, no, kahit na mga mainstream media, no, na mga announcer, no, ay pumupunta yan sa mga bundok para po ay makapag-interview ng mga pinaghahanap din ng batas, katulad ng mga NPA, mga kaibigan, no, ng mga commanders ng mga NPA, para
ay alamin kung ano din po ang kanila bang mga pinaglaban, kung bakit ay nandun po sila sa kabundukan, mga kaibigan. No? So marami na pong mga ganun po, no, na mga nag-i-interview din. No? So yun din po sila, ay mga pinaghanap din po ng batas, di ba? Yung mga ating mga kapatid dyan na mga NPA, dahil nga ay kanila pong kinalaban ang ating pong gobyerno. So ano ang kaibahan kaya dito sa ginawa nitong Baneteros Brothers, mga kaibigan? At isa pa, no? Noong pumunta si dating Senador Manny Pacquiao sa Bansang Timor-Leste, alam po naman natin na alam po ni dating Senador Manny Pacquiao na nandoon nga si Arnie Tevez sa nasabi pong bansa. Dahil balitang balita na yan, no? Buong mundo na nga ang nakapagbalita dyan, no? Na ay nasa Bansang Timor-Leste, dahil ay matagal na po yan na sinasabi ni S.O.J. Buyeng Remulla. Kaya ay siyempre sa pagpunta ni dating Senador Manny Pacquiao, alam po niya na nandoon nga si DJ Bantag. Pero nung pagkikita raw nila doon po sa airport, ay hindi raw yun sinasadya, mga kaibigan. No? At ito nga nga si TVS lamang ang sumalubong sa kanya doon po sa Bansang Timor-Leste. Pero kahit na atin pong paniwalaan na hindi nga sinasadya, pero nakita po naman natin yung yakapan po nila, mga kaibigan, na higpit na higpit. No? Parang talagang na-miss po nila yung isa't isa. At sa pangyayaring yun na nagsasama-sama po sila, nanood sa mga event, mga kaibigan, sa ganun bang pangyayari ay walang sasagutin si dating Senador Manny Pacquiao, dahil alam po naman niya na pinaghahanap din po ng batas itong si Arnie Tevez, di ba? At sabi nga ay kahit na ordinaryong mamayan lang tayo, ay pwede nga rin po tayong pumuli ng mga pinaghahanap ng batas, di ba, mga kaibigan? Pwede po tayo manghuli kahit na civilian lang tayo. Pero hindi po ginawa ni Senador, dating Senador Manny Pacquiao, yung pong hulihin o ipahuli itong si Arnie Tevez sa kanila pong pagkikita, mga kaibigan. Nandoon naman po ang mga otoridad, no, ng Bansang Timor-Leste, at iniimbitahan itong si dating Senador Manny Pacquiao di umano doon po sa Bansang Timor-Leste. So pwede po siya makapag-request sana, no, na eh, ito pong tao na ito, pinaghanap po sa aming batas. At paki-arrest na lang po para ay makatawag ako ng otoridad na kukuha sa kanya galing po sa Pilipinas. Di ba? Pwede po niyang gawin yun, mga kaibigan. Pero hindi po ginawa, di ba? So, ano ang kaibahan dito sa Baneteros Brothers at doon po sa pagkikita nila ni dating Senador Manny Pacquiao? So ako po ay nagtatanong lamang, no, mga kaibigan. Wala po tayong sinasabi na mali yung ginawa ni dating Senador Manny Pacquiao, di ba? Hindi po natin kasi alam, di ba, ang batas. At siyempre, yung mga talagang nag-aaral ng batas ay sila po yung may alam. Kung sa sinabi ni S.O.J. Buyeng Remulla na mali po ang ginawa ng Baneteros Brothers, so para sa akin po, hindi po ako makapagsabi na mali ang desisyon ni S.O.J. Buyeng Remulla, dahil ay wala naman po talaga tayong masyadong alam nito pong batas, mga kaibigan. No? So, titingnan lang po natin, no, kung ano po ang masasabi ng ating mga kaibigan. Alam po naman natin, marami din po ang galit, no, dito po sa Baneteros Brothers. Pero siyempre, kung ang ating pong karapatan na po, mga kaibigan, no, ang ating pong nakikita na parang hindi na po nirerespeto, di ba? Ay sana po, no, ay bigyan din po natin ng pansin. Dahil kung yan po ay mangyayari din po sa atin mismo, ay masakit din po, mga kaibigan, di ba? Na wala na po tayong karapatan na magsasalita at para bang kinokontrola na ang ating pong mga sarili po na magpalabas ng ating pong mga hinaing, di ba, mga kaibigan? So ganun po ang
dapat po na mangyayari na sana po ay wag naman po na ganun ang mangyayari. Pero hindi ko po sinasabi no na mali po itong ginagawa po ng ating DOJ. Pero nasa mga expert po diyan no na talagang alam po nila na kung tama ba o mali ito ay nasa maganda kung meron po tayong malalaman na knowledge patungkol nga dito mga kaibigan no para ay sakali po alam na natin no na talagang bawal po yan yung mga ganyan at yun nga nung sa kay dati senador Manny Pacquiao kung hindi ba bawal yung ganon na nakipagyakapan pa ng isang pinaghahanap din ng batas mga kaibigan so yun lang po no ang aking katanungan sa isyung ito. At sana po mayroon pong makapagbigay po ng liwanag para naman po ay mayroon din po tayong mapag-akunan po no ng magandang aral patungkol nga dito para hindi po tayo basta-basta na lang po na pagka mayroon pong mga pinaghahanap ng batas at humingi po ng tulong sa atin na gusto po niya na ipaabot ang kanya pong saluubin no mga kaibigan. At mangyari ay interviewin po natin ay baka mangyari din tayo ay makakasuhan din mga kaibigan. So, yun lang po no. At muli po ako ay magpasalamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan po niyo ang video nito, pakilike naman po mga kaibigan. At see you po sa next video ko. God bless sa lubas. Ingat palagi saan man tayo naroon.